ng City Garcia northbound lane. May report si Alan Gatos mula sa Super Radio DCWB. Alan? Susan, pinagbabaril itong kulay itim na van na sinasakyan ng artistang si Kim Chus dito sa bahagi ng katipunan kanto ng City Garcia. Kwento ng driver na si Wilfredo Taperla, binabagtas nila itong katipunan avenue at pagsapit na ng sunod-sunod na putok ng baril. Ang inaakala raw nila noon na hindi sila ang pinapaputokan dahil may katabi pa silang isang sasakyan na SUV na kulay buke. Pero napansin na lang nila yung mag-aakas sa motosiklo na lalaki na pinapaputukan itong kanilang sasakyan. Maswerte naman sa tatlong sakay nitong sasakyan kasama na si Kim Chu ay hindi raw nasaktan. Ayon na rin sa kwento nitong si driver niya na si Taperla na hanggang sa ngayon ay tinatanong pa ng mga pulisa. Sa mga oras din na ito ay nakabalagbag pa rin yung sasakyan itong si Kim Chu na nagtamo ng iba't ibang ng mga ilang tama ng bala sa kanang bahagi ng sasakyan. Naiwan din yung ilang mga basyo dito sa kalsada. At sa ngayon, patuloy itong ginagawa na pag-iimbestiga ng mga tauhan ng SEC Investiga. Habang itong nangyari sa insidente na ito ay nagtulot na ng napakabigat na dali ng trapiko dito sa lugar. Susan? Alan, pakiulit mo nga yung pangalan ng sinasabing artista na sakay ng van na yan na pinagbabaril dyan sa Katipunan? Ito na tayong ulit yan. Si Kim Chu, Susan. Si Kim Chu, yung binabanggit sa atin itong driver niya na si Wilfredo Taperla ang kanyang sakay nang mangyari itong pamamaril o nang pagbabarilin itong kanilang sakyan dito sa bahagi ng Katipunan, kanto ng City Garcia sa Quezon City. Ang kwento pa nga, Susan, itong si Wilfredo na driver ni Kim Chu, papunta sila sa taping galing sa bahay nang mangyari itong pamamaril. Ilang sandali pa lamang yung nakakalipas, Susan. Alam kung basta si Kim Chu, kung basta siya nga ngayon, sa tinamong tama nung sasakyan, ano nangyari doon sa mga sakay? Anong kondisyon nila sa mga oras na ito? Tatlo ang sakay nitong van na to, kasama na si Kim Chu, pero wala naman daw nasaktan. Ayon ang nagbibigay ng informasyon sa atin yung driver mismo na si Wilfredo. Mm-hmm. At si Kim Chu ay isinakay na sa isa pang sasakyan na sinasabi niya nag-rescue sa kanila. Mm-hmm. At ngayon ay papunta na sa taping. Tinatanong nga natin kung hindi ba natakot itong si Kim Chu. Sinasabi niya man ay normal lang daw yung reaksyon, pero hindi pa natin masabi dahil hindi na natin siya inabutan pagdating natin dito sa pinangyarihan ng pamamarila, Susan. So, papunta sila sa taping, galing sila sa bahay ni Kim Chu. Tama, Susan. Galing sa bahay at papunta sa isang taping nang mangyari itong pamamaril na to dito sa bahagi ng Katipunan, kanto ng City Garcia. Okay, so sa mga oras nito, yung tatlong sakay kasama si Kim Chu ay wala na ngayon dyan. May mga ano ba, nagkaroon ba ng pagkakataon ng pulis na makausap man lang itong si Kim Chu at masabi ko ano yung posibleng motibo dito sa nangyari pamamaril sa kanila? Ang binabanggit lang sa atin ng driver, Susan, eh, no? Wala silang alam na hindi nga nila inaakala nung tunan na sila yung pinapaputukan nung riding in tandem dito sa bahagi ng Katipunan. Okay. Kaya nagulat daw sila nang nakikita na lang nila na may mga tama na itong kanilang sasakyan. Si Kim Chu hindi na rin nabutan ng mga pulis dito, maliban dun sa yung sinabi ng driver na may tumating pa na isa pang sasakyan na kasama nila, na yun doon na inilipat itong si Kim Chu at dinala na doon sa taping kung saan yung papunta talaga itong si Kim Chu, Susan. Sir, riding? Itong si Kim Chu, Susan. Sir, riding? Update po tayo kaugnay sa pamamaril ngayong umaga sa Katipunan CP Garcia northbound lane. May report si Alan Gatos mula sa Super Radio DCWB. Alan? Susan, pinagbabaril itong kulay itim na van na sinasakyan ng artistang si Kim Chu dito sa bahagi ng Katipunan, kanto ng CP Garcia. Kwento ng driver na si Wilfredo Taperla
Binabagtas nila itong Katipunan Avenue at pagsapit dito sa kanto ng Pipi Garcia ay kakaliwana sa dapat sila nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Ang inaakala raw nila noon na hindi sila ang pinapaputukan dahil may katabi pa silang isang sasakyan na SUV na kulay puti. Pero napansin na lang nila yung magkaangkas sa motorsiklo na lalaki na pinapaputukan itong kanilang sasakyan. Maswerte naman sa tatlong sakay nitong sasakyan, kasama na si Kim Chu, ay hindi raw nasaktan. Ayon na rin sa kwento nitong si driver niya na si Taperna, na hanggang sa ngayon ay tinatanong pa ng mga pulisa. Sa mga oras din na ito ay nakabalagbag pa rin yung sasakyan nitong si Kim Chu na nagtamo ng iba't ibang mga ilang tama ng bala sa kanang bahagi ng sasakyan. Naiwan din yung ilang mga basyo dito sa kalsada. At sa ngayon, patuloy itong ginagawa na pag-imbestiga ng mga tauhan ng Quezon City Police District. Habang itong nangyaring insidente na ito ay nagdudulot na ng napakabigat na daloy ng trapiko dito sa lugar. Susan? Alan, pakiulit mo nga yung pangalan ng sinasabing artista na sakay ng van na yan na pinagbabaril dyan sa Katipunan? Ito ata yung bulletin. Si Kim Chu, Susan. Si Kim Chu, yung binabanggit sa atin itong driver niya na si Wilfredo Taperna ang kanyang sakay nang mangyari itong pamamaril o nang pagbabarilin itong kanilang sasakyan dito sa bahagi ng Katipunan, kanto ng City Garcia sa Quezon City. Ang kwento pa nga, Susan, nitong si Wilfredo na driver ni Kim Chu, papunta sila sa taping galing sa bahay nang mangyari itong pamamaril. Ilang sandali pa lamang yung nakakalipas, Susan. Alan, kumusta si Kim Chu? Kumusta siya nga ngayon? Sa tinamong tama nung sasakyan, ano nangyari doon sa mga sakay? Ano kondisyon nila sa mga oras na ito? Tatlo ang sakay nitong van na to, kasama na si Kim Chu, pero wala naman daw nasaktan. Ayon ang nagbibigay ng impormasyon sa atin yung driver mismo na si Wilfredo. Mm-hmm. At si Kim Chu ay isinakay na sa isa pang sasakyan na sinasabi niya nag-rescue sa kanila. Mm-hmm. At ngayon ay papunta na sa taping. Tinatanong nga natin kung hindi ba natakot itong si Kim Chu. Sinasabi niya man ay normal lang daw yung reaksyon, pero hindi pa natin masabi dahil hindi na natin siya inabutan pagdating natin dito sa pinangyarihan ng pamamarila, Susan. Papunta sila sa taping, galing sila sa bahay ni Kim Chu. Tama, Susan. Galing sa bahay at papunta sa isang taping nang mangyari itong pamamaril na to dito sa bahagi ng Katipunan, kanto ng CP Garcia. Okay, so sa mga oras na ito, yung tatlong sakay kasama si Kim Chu ay wala na ngayon dyan. May mga ano ba, nagkaroon ba ng pagkakataon ng pulis na makausap man lang itong sina Kim Chu at masabi kung ano yung posibleng motibo dito sa nangyaring pamamaril sa kanila? Ang binabanggit lang sa atin ng driver, Susan, wala silang alam na hindi nga nila inaakala noong una na sila yung pinapaputukan nung riding in tandem dito sa bahagi ng Katipunan. Okay. Kaya nagulat daw sila nang nakikita na lang nila na may mga tama na itong kanilang sasakyan. Si Kim Chu hindi na rin inabutan ng mga pulis dito, maliban dun sa yung sinabi ng driver na may tumating pa na isa pang sasakyan na kasama nila, na yun doon na inilipat itong si Kim Chu at dinala na doon sa taping kung saan yung papunta talaga itong si Kim Chu, Susan. Sir, riding? Itong si Kim Chu, Susan. Sir, riding